Isang baldadong bata ang nagsauli ng wallet sa isang matandang mayaman. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapalit nito. Isa itong bagay na lubos na ikakagulat niyo at ikakabago ng buhay niya. Alamin kung ano ito. Hoy! Huwag ka nang tumakbo! Kahit na saan ka pa magpunta at magtago, matutuntun at matutuntun ka pa rin namin. Para kami mga langgam na may detektor ng pagkain, kaya huwag mo na kami pagurin! Tumatakbong sabi ng isang lalaki. Ang kanyang inahabol ay ang 15 taong gulang na binata na si Larry. Tumatakbo si Larry dahil tinakasan niya ang 2 lalaking tauhan ng pinagkakautangan ng kanyang iumaong ina. Pawis na pawis siya dahil kanina pa siyang takbo ng takbo sa kalaliman ng gabi. Galing kasi siya sa trabaho bilang sapatero. Hindi niya alam na kanina pa pala siyang inaabangan ng 2 lalaking tauhan ng nagpautang sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pagtakbo ay narating niya ang dead end. Wala na siyang kawala pa. Kinalabutan siya at hindi na niya alam kung saan siya pupunta ngayon. Saglit lang! Suko na ako! Pagsuko niya na nahihintakutan. Napahinto na rin sa pagtakbo ang 2 lalaki. Ang isa ay payat na matangkad, ang isa naman ay balbas saradong nakasombrero. Lahat sila ay hingal na hingal. Napahawak pa sa magkabilang tuhod ang 2 lalaki. Hoy, hindi ba sabi ko naman sa'yo na wala kang kawala sa amin? Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Dito na rin naman ang punta natin eh. Pinagod mo pa kami. Nang mahabol nila ang kanilang hininga ay nilapitan ng 2 lalaki si Larry. Ano na? Kailan ka magbabayad? Umabot na ng 1,000,000 ang utang ng nanay mo. Sabi ng lalaking payat. Wala pa kasi akong nahanap na regular na trabaho ngayon, sir. Kunti lang po ang kinikita ko sa pag-aayos ng mga sapatos sa may kanto. At alam niyo naman na may kapatid akong baldado. Pagmamakaawa ni Larry. Hoy, alam mo, hindi mo kami madadaan sa pagdadrama-drama niyo. Lumpo na yung kapatid mo. Gusto mo bang pati ikaw lumpuhin na rin namin? Para pare-pareho na kayong lumpo. Sabi ng balbas sarado at sinipa sa binti si Larry. Bumagsak naman sa lupa si Larry dahil sa sakit. Napaaray pa siya sa sakit. Sir, sandali lang naman. Huwag niyo akong bugbugin. Paano ako makakahanap ng trabaho kung puno ako ng pasa? Pangako, bukas sa bukas din, maghahanap na ako ng regular na trabaho. Kahit janitor, tatanggapin ko basta regular. Siguraduhin mo lang yan ha. Bibigyan ka lang namin ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, dapat may makuha ka ng regular na trabaho. Dahil kung hindi, kukunin namin yung bahay nyo. Tignan na lang natin kung saan kayo dadamputin ang kapatid mong lumpo. Sabi ng payat na lalaki. Sir, huwag naman pong 1 linggo. Bigyan niyo po ako ng 1 buwan. Alam niyo naman pong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ba? Mahirap maghanap ng trabaho nang walang tinapos. Muli siyang sinipa ng balbas sarado. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sinipa siya nito sa tiyan dahilan upang mapatras siya. Ang akala niya ay doon na ito nagtatapos. Ngunit paulit-ulit pa siyang pinagsisipa ng 2 lalaki. Wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi ang iyakapin ang sarili at takpan ang kanyang ulo. Nang mapagod ang 2 ay tumigil din ang mga ito. Inayos pa ng payat na lalaki ang nagulo niyang buhok. Hays, nakaka-stress talaga ang trabahong to. Ayaw na naman ang pagagalitan ni boss dito. Sabi ng payat na lalaki. Ito kasing anak ng utangerang ito. Ayaw magbayad. Ano mo bang tinotorture na sa ilalim ng lupa ang nanay mo dahil hindi siya nagbabayad ng utang? Kaya para mawala ang pagkakautang niya, bayaran mo yun. Oo, babayaran ko yun. Sige, 2 linggo. Mabait pa kami niyan ha. Sa loob ng 2 linggo, dapat may regular ka ng trabaho. Paglipas ng 2 linggo at wala ka pa rin trabaho, pasensya na lang. Sabi ng 2. At dumura pa ang mga ito sa kanyang gilid. Matapos noon ay umalis na nga ang 2 lalaking ito. Marahang bumangon si Larry habang ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan.
Napuruan pa ang kanyang mga binti dahil sa mga pambubugbog na mga yon. Paulit-ulit na pagsipa ng mga lalaki ang ginawa sa kanya. Napaiyak na lang si Larry dahil sa mga nangyari sa buhay niya ngayon. Naiinis siya sa kanyang ina dahil siya ang nagbabayad sa utang na hindi naman siya ang nangutang. Ang kanyang ina kasi ay nangutang ng 200,000 piso sa isang mayamang negosyante. Nalugi ang negosyo na ito kung kaya't muli itong umutang ng 100,000 piso. Sa kanyang pagkakadesperada, imbis na inegosyo ang perang ito ay ipinangsugal niya ito sa kasino. Noong una'y nananalo naman ito. Ngunit nang maadik ito ay hindi na nito nagawa pang magbayad ng pera dahil inubos na niya ang lahat sa sugal. Sa tuwing tumataya siya ay palaging iniisip na madodoble ang kanyang pera. Sa kanyang mindset na ganito ay naubos na lamang ang pera niya. Kaya ngayon, dahil sa interes ng utang, umabot na ng mahigit 1,000,000 ang utang niya sa mayamang negosyante. Namatay ang inang ito ni Larry dahil sa sakit na tuberculosis. Kaya ngayon, mag-isang binabayaran ni Larry ang utang na iyon. At idagdag pa na binubuhay niya ang kanyang baldadong kapatid. Nagpahinga lang siya sa lugar na iyon ng ilang sandali. At matapos niyang umiyak ay muli siyang bumangon at naglakad pa uwi. Paika-ika pa siya sa paglalaka dahil nga sa sakit ng pagkabugbog sa kanya ng dalawang lalaki. Nang umuwi siya ay nakita siya ng kapitbahay na si Aling Beth. Mataba si Aling Beth, may nunal sa pisngi at palaging nakasuot ng bestidang may disenyong bulaklak. Naku! Larry! Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Pag-aalala nito sa kanya. Yung mga siraulo po, Aling Beth. Sabi ni Larry. Sino? Yung mga pating? Opo, Aling Beth. Diyos ko, mga hayop talaga ang mga pating na yon. Bakit naman nila ito kailangan gawin sa'yo? Hindi naman ito makakatulong para mabayaran mong utang ng nanay mo sa kanila. Eh ganun po talaga ang paraan nila ng pananakot, Aling Beth. Kawawa ka naman, Larry. Kung may maitutulong lang sana ako para mabayaran ang utang nyo eh, di sana ginawa ko na. Kaya lang ihikahos din ako. Maraming salamat po, Aling Beth, sa mga effort niyong tulungan kami magkapatid ko. Naku, wala yun. Hindi naman kayo iba sa akin. Eh, kaibigan ko ang nanay mo kaya parang anak na rin ang turing ko sa inyo. Matapos noon ay pumasok na sa loob ng kanilang bahay si Larry. Pagdating niya roon ay tulog na ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na lalaki na si Jericho. May kakaiba itong sakit na dahilan upang malumpo ito. Maaari pa sana itong magamot kung mayroon lamang silang pera. Ngunit dahil nga walang wala sila ay hindi na nila ipinagpatuloy ang pagpapagamot dito. Naawa siya sa kapatid nang tingnan niya itong natutulog. Alam kasi niyang panigurado ay kanina pa siya nito hinihintay upang tulungan at pakainin ito. Sa paghihintay niya ay nakatulog ito. May dalang tinapay si Larry sa kanyang backpack na siya nilang sana ang panalamanan ng peanut butter at yun at sana ang kanilang magiging hapunan. Hindi na niya ginising pa ang kapatid at aniya ay bukas na lang ito kakain. Nang kinabukasan, nang makita siya ng kapatid ay alalang-alala ito sa kanya. Kuya, ano po nangyari sa'yo? Bakit ang dami niyo pong basa? Ito ba? Wala lang ito. Nalaglag lang ako sa hagdan. Pero mabuti naman ang lagay ko. Naiyak si Jericho dahil alam nitong nagsisinungaling lang siya. Maraming beses na rin kasing binugbog ng mga lalaking ito si Larry sa loob ng kanilang mismong bahay. Nasaksihan pa nga ito ni Jericho noon, dahilan upang matroma ito. Kuya, binugbog ka na naman po ba nila? Mga salbahay talaga sila. Umiiyak na sabi ni Jericho. Gumiti naman si Larry upang ipakita sa kapatid na wala itong dapat na alalahanin. Nilapitan niya ito sa kama at inakbayan. Huwag ka nang umiyak. Parang yan lang eh. At saka, hindi naman ito masakit. Ang lakas-lakas kaya ni kuya. Anong akala mo sa akin? Lampa?
Sorry po kuya, kung pabigat po ako sa'yo. Sana nakakalakad ako para matulungan kita sa pagtatrabaho. Oo, kaya nga dapat pagaling ka na at magpalakas para kapag nakaipon ako, naipapagamot na kita. Eh kapag naipagamot na kita, malaki ang tsansa na makalakad ka na. Kaya pwede mo na akong tulungan sa pagtatrabaho. Pero syempre, eh kailangan mo munang mag-aral. Nang bandang alas 10 ng umaga ay nagpaalam na si Larry kay Jericho at sinabi maghahanap ito ng regular na trabaho. Sobrang liit lang talaga kasi ng kinikita niya sa pag-aayos ng mga sirang sapatos. Nang makaalis ang kuya ay ginamit ni Jericho ang kanyang mga kamay upang makabangon at makaupo sa kanyang wheelchair. Ang wheelchair na ito ay dinonate lamang sa kanila ng isang may mabuting puso sa ospital. Pinandar niya ang kanyang wheelchair palabas ng bahay. Sa labas ay nakita niya ang mga bata naglalaro ng samutsaring larong pambata. May mga batang babae na naglalaro ng Chinese garter. Ang ilan naman ay Holland. At ang ilan naman ay naglalaro ng Pogs. Inggit na inggit si Jericho habang pinagmamasdan ang mga batang ito. Mababait naman sa kanya ang mga batang ito at sa kabutihang palad ay hindi naman siya nito kinukutya. Maya-maya ay nilapitan siya ng kapitbahay na si Tonton. Psst! Jericho! Ano po yun, kuya? Gusto mo bang magkapera? Nanlaki ang mga tainga ni Jericho at nasabi, Opo kuya, bakit po? Kawawa yung kuya mo, no? Siguro binugbog na naman yun ang mga pating. Dapat, tulungan mo rin siyang kumita ng pera para mabasbuwasan ang mga problema niya. Kaya nga po kuya, gusto ko naman pong magkatrabaho para po makatulong po ako sa pagbabayad ng mga utang ni nanay. Sana po makalakad na ako. Alam mo, may alam akong trabaho na pwede kang kumita kahit hindi ka nakakalakad. Ano po yun, kuya? Punta tayo sa town. Tapos mamamalimos ka roon ng mga pera. Maraming mga mababait na tao roon. Siguradong kapag nakita ka nila roon, bibigyan ka nila ng maraming pera. Pero hati tayo sa mga kikitain mo, ha? Hindi alam ni Jericho kung ano ang mararamdaman sa sinabing ito ni Tonton. Oo't gusto niyang kumita ng pera, ngunit hindi sa ganitong paraan. Alam kasi niyang pagagalitan din siya ng kuya sa oras na malaman nitong namamalimos siya sa mga tao. Nang makita siya ni Tonto na nag-aalinlangan ay lalo pa siya nitong hinikayat sa pamamagitan ng pag-exaggerate ng kanyang kikitain. Ani Tonto na maaari daw umabot ng 1,000 ang kikitain niya sa pamamalimos. Dahil doon ay tuluyan ang pumayag si Jericho dahil nasilaw siya sa pera. Kung makaka-1,000 kasi siya sa loob ng 1 araw at kalahati ang kanya roon, ay makakauwi siya ng 500 araw-araw. Napakalaking tulong na ito sa kanyang kuya sapagkat mas malaki ito kaysa sa kinikita ng kuya sa pag-aayos ng mga sirang sapatos. Nang araw ngang iyon ay sumama si Jericho kay Tonton upang mamalimos sa 1 lugar sa kanilang syudad na tinatawag na town. Samantalang si Larry naman ay nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho sa Maynila. Halos 2 oras din ang biyahe niya papunta roon. Pinili niya magtrabaho sa Maynila dahil nga mas malaki ang minimum salary dito kumpara sa probinsya. Kaya niyang tiisin ang mahabang biyahe na sinabayan pa ng katakot-takot na traffic kung ito ang paraan para lang mas malaki ang perang kikitain niya. Nang marating ang Metro Manila ay dito na siya nagganap ng maraming hiring na mga trabaho. Lahat ng establishmento na may nakapaskil na hiring na alam niyang pasok siya sa kwalifikasyon ay pinapasahan niya ng resume. Mahigit 100 ang inimprinta niyang resume dahil 1 bagsakan lang siya maghahanap ng trabaho sa Metro Manila. Masyado kasing magastos kung babalik pa siya sa mga susunod na araw para lamang mag-apply ulit. Gusto niyang lubusin niya ang pagkakataon na makapunta sa buong Kamaynilaan. Mula sa Pasay, narating niya hanggang sa Makati. Taguig, Mandaluyong, Pasig at Marikina. Mula Pasay hanggang Marikina ay nilakad niya ang ganong kalayong distansya. Itutuloy pa nga dapat niya ito hanggang Quezon City.
Ngunit sa sobrang pagod at sakit na ng kanya mga paa ay sumuko na siya. Sa uli ay sumakay na lamang siya ng MRT mula Ortigas hanggang sa Taft Avenue. Nang siya'y makauwi ay alas 8 na ito ng gabi. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siya dahil may mga pagkain sa kusina ng kanilang bahay. Jericho, saan galing itong mga pagkain dito? Pagtataka niya. Bigay po yan sa atin ang kapitbahay. Pagsisinungaling ni Jericho. Ha? Sinong kapitbahay? Para mapasalamatan ko. Hindi ko po kilala. Basta nagbigay lang siya ng pagkain sa atin. Siguro po baka nagmamagandang loob lang. Ganun ba? Kung ganun ay napakabuti naman pala niya. Pagpalain nawa siya ng Panginoon. Piniling itago na lamang ni Jericho kay Larry ang tungkol sa pinagagagawa niya dahil alam niyang sa oras na malaman ito na ang kuya ay siguradong patitigilin siya nito sa pamamalimos. Malaki rin naman ang nararamdaman kahihiyan ni Jericho sa tuwing siya'y namamalimos sa harapan ng maraming tao habang ginagamit ang kanyang kapansanan. Gayunpaman, lulunukin niya ang lahat ng kahihiyan makatulong lamang sa kanyang kuya. Nga po pala kuya, kamusta po ang paghahanap niyo po ng trabaho sa Maynila? Wala pang balita, Jericho. Pero aasahan kong may tatawag sa akin ngayong araw na ito o hindi man ay sa mga susunod na araw. Kapag po natanggap na kayo sa trabaho, huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay na okay lang po ako rito. Sige, huwag ka magpunta sa kung saan-saan ha. Sige po, kuya. Naghintay nga ng ilang araw si Larry. Habang naghihintay ay nag-aayos muna siya ng mga sirang sapatos. Isang araw pa lamang ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa isang kumpanyang pinasahan niya ng resume. Ang posisyon ay janitor. Inimbitahan siyang mag-interview kinabukasan. Bago pumaynila ay nagdasal muna siya sa Panginoon na sana ay matanggap na siya. Nang marating ang kumpanya ay nalaman niya ang hindi lamang pala siya ang nag-iisang naimbita na ma-interview, kung hindi napakarami nila. Kung bibilangin niya ay higit 30 sila roon. Kinakabahan siya dahil naiisip niyang napakaliit ng tsansa na matanggap siya. Sa kanyang interview ay chill lang siya dahil simple mga tanong lamang ang tinanong sa kanya ng interviewer. Hindi naman siya nahihirapan. Matapos ang interview ay sinabi ng interviewer na tatawagan na lamang siya. Kaya habang hinihintay ang tawag na yon ay nagpatuloy lamang siya sa pag-aayos ng mga sirang sapatos. Sa kabilang banda naman, habang nag-aayos ng mga sirang sapatos, si Aling Beth ay nagtungo siya sa town upang bumili ng mga gamit sa kanyang pananahi. Sa kanyang paglalakad doon ay nagulat siya nang makita si Jericho na namamalimos sa gilid ng kalsada. Napatakip siya ng bibig at hindi makapaniwala. Kaya naman tinawid niya ang kalsada upang lapitan ang bata. Diyos ko, Jericho, anong ginagawa mo rito at bakit ka namamalimos? Gulat at takot naman ang naramdaman ni Jericho ng mga oras na yon. Aling Beth, huwag niyo po itong sasabihin kay kuya. Sigurado pong pagagalitan niya po ako. Ay talagang pagagalitan ka niya. Kahit ako, igagawin ko yun kapag nalaman kong ang kapatid ko ay namamalimos sa kalsada. Alam mo bang nagpapakahirap ang kuya mo sa pagtatrabaho para lang mabuhay kayo? Aling Beth, gusto ko po kasi makatulong kay kuya. Naawa na po ako sa kanya. Umiiyak na sabi ni Jericho. Nahinto naman si Aling Beth dahil lubos siyang nahabag sa sinabi ng kawawang bata. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Diyos ko, Jericho, ang kuya mo, may pride iyon. Hinding-hindi niya kayang gamitin ang kapansanan mo para gawin kang kaawa-awa para lang may makuha kayong limos. Hindi siya ganong klase ng tao. Alam ko po yun, Aling Beth. Pero hindi po pride ang importante sa akin ngayon. Aanin ko po ang pride na yun kung palagi po siyang binubugbog ng mga tao. Ayoko rin po mamalimos pero iniisip ko lang po kung ano ang makakatulong para sa aming dalawa.
Kaya please po, Aling Bet, hayaan niyo na po ako mamalimos dito. At huwag niyo po sana itong sabihin kay Kuya. Umiiyak na sabi ng bata. Napabuntong hininga na lang si Aling Bet habang pinunas ang mga nanggilid na luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyo mga bata kayo. Kung may tutulong lang sana ako sa inyo ay ginawa ko na sana. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko ito sasabihin sa kuya mo. Kung ito ang tingin mong makakatulong sa inyong dalawa, eh ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka na lang dito, ha? Maraming salamat po, Aling Bet. Ito po, may nakuha po akong 200. Sa inyo na po ito. Ano ka bang bata ka? Huwag mo nga akong sinusuhulan. Hindi ko kailangan ng pera. Kayo ang may mas kailangan yan. Siya, aalis na ako at mag-ingat ka na lang dyan, ha? May pagsukong umalis na lamang si Aling Bet habang masama ang loob sa mga nangyayari sa magkapatid na ito. Samantala, na maggabi ay umuwi na si Larry galing sa pag-aayos ng mga sirang sapatos. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang isang supot na bigas na pakiwari niya ay aabot ng 10 kilo. Napaisip siya kung saan ito galing. Oh, Jericho, saan galing itong 10 kilong bigas? Galing po yan sa barangay, kuya. Nag-iikot-ikot sila rito para mamigay ng mga ayuda. Pagsisinungaling ni Jericho. Napagandaan niya ang tanong na yon kaya napag-isipan niya kung ano ang isasagot dito. Napangiti naman sa tuwa si Larry. Naku, eh maraming salamat kung ganun, Lord. Thank you sa mga blessing niyo sa amin. Malaking tulong po ito sa aming magkapatid. Pasasalamat niya sa Panginoon. Natuwa naman si Jericho habang pinagmamasdan ang kuya na masaya. Sa tuwing nakikita niyang masaya ang kuya ay ganun na rin ang nararamdaman niya. Palagi kasing bukas ang kanilang pinto ng bahay para makapasok ang hangin galing sa labas. Kaya walang ano-ano ay pumasok si Aling Bet at may dalang ulam para sa magkapatid. Oh, kamusta naman kayo dyan? Heto, may dala akong bangus para sa inyo. Pagsaluhan nyo, ha? Eh, nakapagsaing na ba kayo? Opo. Sabi ni Jericho. Maraming salamat po sa blessing, Aling Bet. Parang kayo lang talaga ang guardian angel namin ni Jericho. Sabi naman ni Larry. Ay, ano ka ba? Maliit na bagay. Oh, heto, kumain na kayo at baka lumamig pa. Sige po, Aling Bet. Maraming salamat po, ha. At matapos nga ay umalis na rin si Aling Bet. Nakita mo yun, Jericho? Salamat sa mga taong palagi nasa paligid natin. At kahit pa paano, nakakaluwag-luwag tayo sa pangaraw-araw. Kaya nga po, kuya, napakabait po ng ating Panginoon, no? At matapos nga nun ay pinagsaluhan na nila ang pagkain na mayroon sila ngayon. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Larry mula sa kumpanyang pinagpasahan niya ng resume. Sinasabi sa tawag na tanggap na siya sa trabaho at orientation ng araw bukas. Laking tuwa ni Larry dahil sa mga sunod-sunod na blessing na natatanggap niya. Sa sobrang tuwa niya ay nag-half day lamang siya sa trabaho at bumili rin siya ng paborito ni Jericho na donut. Gusto kasi niya mag-celebrate sila ng magkapatid dahil sa malaking biyayang ito ng Panginoon. Sa kanyang pag-uwi ay nagulat siya dahil wala roon si Jericho. Hinanap pa niya ito sa labas ng kanilang bahay ngunit hindi talaga niya ito natagpuan. Hanggang sa pumunta siya sa bahay ni Aling Bet upang tanungin ito kung naroroon ba ito. Aling Bet, alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Jericho? Hindi ko alam, Larry. Pero nakita ko siyang lumabas kanina. Pagsisinungaling ni Aling Bet. Alam kasi niyang nasa town lang ito at namamalimos. Ngunit dahil nangako siya kay Jericho na huwag itong sabihin kay Larry, ay pinili niyang ilihim na lamang ito. Marunong kasi siyang tumupad sa kanyang pangako. Diyos ko, saan naman kaya nagpunta ang kapatid kong yun? Nilibot ni Larry ang kanilang lugar upang hanapin ang kapatid. Ngunit hindi niya ito nakita.
Ipinagtanong-tanong pa niya ito sa mga kapitbahay hanggang sa isang kapitbahay ang nakapagsabi na nakita raw ito na kasama ni Tonton at tulak-tulak ang wheelchair nito. Nagulat naman si Larry nang malaman nito. Kaya naman ang makita niya si Tonton sa sabungan ay nilapitan niya ito. Tonton, nasaan ang kapatid ko? Apa malay ko? Sabi nito habang abala sa panonood ng mga nagsasabong na manok. Pero ang sabi ng isang kapitbahay, nakita ka raw niyang tulak-tulak si Jericho. Saan mo siya dinala? Gusto niya lang magpalamig. Nakiusap siya sa akin na daling ko siya sa Plaza Town. Naawa naman ako kaya ayun, dinala ko siya roon. Ha? Bakit mo naman siya dinala roon? Sana tinanggihan mo na lang. Alam mo namang napakabata pa noon. Hindi ko na problema yon. Tanungin mo na lang siya. Puntahan mo siya roon kung nandun pa siya. Ayaw na makipagtalo ni Larry kay Tonton, kung kaya't nagtungo siya sa plaza. Sumakay siya ng jeepney patungo roon. Halos 15 minuto rin ang biyahe patungo roon. Na makarating ay hinanap niya ang kapatid at sa kanyang pagkagulat ay nakita niyang nakapuwesto ang kanyang kapatid sa gilid ng kalsada habang namamalimos sa mga taong nagdadaan. Nanayo ang balahibo ni Larry sa gulat at hindi siya makapaniwala na ginawa ito ng kanyang kapatid. Tumawid siya ng kalsada upang lapitan ang kapatid. Nang makatawid na siya ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nadaanan ang kanyang kapatid. Sa paglalakad na matandang ito ay kinuha nito ang kanyang panyo sa bulsa. Nang hugutin nito ang panyo ay nasamang nalaglag ang wallet nito. Nakita niyang nakita rin ito ni Jericho. Kaagad na pinagulong ni Jericho ang wheelchair at pilit na inabot sa lupa ang wallet. Kuya! Sigaw ni Jericho upang tawagin ang matanda. Ngunit hindi siya narinig ng matanda. Sa halip ay sinundan ni Jericho ang matanda at sumunod din si Larry at hinihintay kung ano ang mangyayari. Nang maabutan ni Jericho ang matanda ay saka ito narinig ng matanda. Kuya! Nalaglag po ang wallet nyo! Napalingon naman kay Jericho ang matanda. At matapos ay kinapan ito ang bulsa at wala nga roon ang wallet. Naku, salamat naman kung ganun. Bata, napaka-importante ng wallet na ito sa akin. Kaya Diyos ko, maraming salamat talaga. Wala pong ano man, sir. Sabi naman ni Jericho. Kinuha na nga ng matanda ang wallet sa kanyang kamay. Matapos ay kumuha ito ng 1,000 sa kanyang wallet at inabot ito kay Jericho. Oh, ito, bata, kapalit yan ang kabutihan mo. Sabi ng matanda. Nako, talaga po ba? Kung ganun, maraming salamat po. Pero napakalaking kapalit po nito. Ayos lang po ba talaga na bigyan niyo po ako ng 1,000? Nako, barya lang yan sa akin, bata. O siya paano, mauna na ako. Nagmamadali rin kasi ako. God bless sa iyo, bata, ha? God bless din po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Umalis na nga matanda. Tuwang-tuwa si Jericho matapos nun. Pinagmasdan niya ang 1,000 habang malawak ang ngiti sa mga labi. Malaking tulong ito para sa pambayad namin sa kuryente at tubig. Siguradong mababawas ang mga problema ni kuya. Sabi nito sa ere. Gustong magalit ni Larry sa kapatid at sermonan nito. Ngunit dahil sa kanyang narinig at nasaksihan ay biglang umatras ang galit niya rito. Nauunawaan naman niya ang ginagawang ito ng kapatid upang makatulong sa kanya. Nauunawaan niya ito dahil inilalagay niya ang kanyang sitwasyon kay Jericho. Aniyay, kung siya ang nasa kalagayan nito ay mahihiya rin siya at gugustuhin din niyang makatulong. Nang mag-U-turn si Jericho upang bumalik sa dating pwesto ay nabigla ito dahil nakita siya nito. Kuya? Tanong na bulalas ni Jericho. Jericho, ito palang ginagawa mo kapag wala ako sa bahay? Anong ginagawa mo dito, kuya? Pagkaklaro ni Jericho at nagbabaka sakali siya na walang nakita ang kuya. Namamalimos. Yun ang ginagawa mo, Jericho. Bakit mo naman kailangan itong gawin? Alam mo bang kung anong nararamdaman ko bilang nakakatanda mong kapatid? Nakakahiya ito.
Sorry po kuya. Gusto ko lang po kasi makatulong. Ayoko naman pong makita kayo na binubog ng mga lalaki para lang po makabayad tayo ng utang. Umiiyak na sabi ni Jericho. Huwag mo nang alalahanin yun, Jericho. Hindi mo yun problema. Ako nakakatandang kapatid kaya ako dapat ang gagawa ng solusyon doon. Masyado ka pang bata para magtrabaho. Pero hindi ko po kasi kayang panoorin lang kayo kuya na naghihirap. Nahihirapan din po ko kapag nakikita ko po kayo nasasaktan. Napaluha na rin si Larry. Please Jericho, di bang ipangako mo sa akin na huwag mo na itong gagawin kahit na kailan? May trabaho ko sa Maynila. Sapat na yun para mabayaran ang utang ni Mama. Pero kuya, ano pong gagawin ko? Ayoko pong maging pabigat na lamang hanggang sa pagtanda ko. Gusto ko rin pong kumita ng sarili ko. Ayoko pong umasa lang sa'yo. Wala naman po akong tinatapa kang ibang tao eh. Pero huwag sa ganitong paraan, Jericho. Please, pakiusap naman. Pwede mo bang ipangako sa akin yun? Nang patuloy na lamang ang pagluha ni Jericho ng mga sandaling iyon, kinuha naman ni Larry ang kanyang panyo at pinunas ang gilid ng mga mata ni Jericho. Matapos ay ngumiti siya. Huwag ka mag-alala, Jericho. Darating din ang araw na makakalaya tayo sa mga utang ni nanay. Sa ngayon, maging matiisin na muna tayo. Mahal ng Panginoon ang mga taong mapagtiis sa mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin. Jericho, pagsubok lang ng Panginoon ito at pareho tayong makakapasa sa pagsubok na ito ng Panginoon. Sige po kuya, hindi na po ako mamamalimos. Pangako po yan sa'yo. Ano, umuwi na tayo? Sabi ni Larry at itinulak na ang wheelchair ni Jericho. Pauwi. Samantalang lingid sa kanilang kaalaman ay binalikan si Jericho na matandang lalaki na nakahulog ng wallet kanina. Narinig nito ang lahat ng pag-uusap ni na Jericho at Larry at tumagos sa puso niya ang lahat ng mga sinasabi ng dalawang magkapatid. Napaiyak pa nga siya dahil naalala niya ang kanyang kabataan. Galing din kasi siya sa hirap at kagaya sa magkapatid ay pinamanahan din siya ng mga magulang ng napakaraming utang. Ngunit dahil sa kanyang pagsusumikap ay umasensyo siya. Nakikita niya ang sarili niya sa magkapatid na ito. Kaya naman imbes na puntahan ang kanyang dapat na puntahan ay sinundan niya ang magkapatid hanggang sa makauwi ang mga ito sa kanilang tirahan. Nang malaman niya kung saan nakatira ang mga ito ay saka naman siya umuwi dahil balak niyang tulungan ang magkapatid na ito at makabayad sa utang. Bilib na bilib kasi siya sa katapatan ni Jericho at sa prinsipyo ni Larry. Aniyay, may pagkakataon na kunin ni Jericho ang kanyang wallet sa kanina at huwag na itong ibalik sa kanya. Ngunit mas pinili pa rin itong isauli sa kanya. Hindi lahat ng mga taong hikaho sa buhay ay gagawin yon. Kailangan mo munang maging mabuting tao upang magkaroon ng lakas ng loob na ibalik ang isang bagay sa tunay nitong may-ari. Aniyay, nagkalat na sa mundo ang masasamang tao at napakabihiran na lamang ang makatagpo ng mga taong may mabubuting puso na kagaya na lamang na magkapatid na ito. Barya lamang sa kanya ang magbigay ng 1 o 2 milyon sa magkapatid. Ito ay dahil may 300,000 piso siya sa kanyang bahay. Sa dami ng kayamanan niya, hindi na niya alam kung paano ito gagastusin. Ngunit isa lang ang motto niya sa buhay. At iyon ay ang tulungan ng mga taong nararapat na tulungan. Kinabukasan, 10:00 ng umaga ay nagtungo siya sa bahay ng magkapatid dala ang isang suitcase na puno ng pera. Nang mga sandaling iyon ay papasok na sana ng trabaho si Larry. Kumatok sa nakabukas na pinto ang matandang ito na ang pangalan ay Manny. Oh, sir, kayo po yung lalaki kahapon na nakalaglag ng wallet po, hindi po ba? Komento ni Jericho na nakaupo sa wheelchair. Ako nga yun, bata. Ako nga pala si Manny. Magandang araw po, Sir Manny. Pwede po ba namin malaman kung bakit po kayo narito?
Magalang na tanong ni Larry habang nakasuot pa ng damit patungo sa trabaho. Kung maaari ay pwede ba natin itong pag-usapan sa loob? Opo, sige po sir. At pumasok nga si Manny at pinaupo nila ito sa upuan sa sala. Pinagmasdan ni Manny ang buong bahay na napakasimple lamang. Ito pala ang bahay niyo. Opo sir, maliit lang po. Naglaro ng lalamunan si Manny. So kahapon, narinig ko ang pag-uusap niyo. Pasensya na kung narinig ko yun. Hindi ko naman ugali na makinig sa usapan ng ibang tao. Ang kaso lang ay masyado akong nadala sa pag-uusap niyo. Pwede ko po bang malaman kung ano po ba talagang ipinunta niyo? Tanong ni Larry. Sige, dediretsuhin ko na kayo. Gusto ko kayong tulungan na makabayad sa utang nyo. Iyon ang narinig ko kahapon. Magkano ba yung utang nyo? Iyon mismo ang babayaran ko. Ako magbabayad doon. Talaga po ba sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jericho. Oo, ginawa ko ito dahil ganyan din ako noong kabataan ko. Pinamanahan din ako ng mga magulang ko ng gabundok ng utang. Pero sa awa ng Panginoon ay nakawala rin ako sa mga utang na yan. Pero bakit niyo po kami gustong tulungan na makabayad ng utang? Wala po ba talaga itong kapalit? Nako, huwag kayong mag-alala. Wala itong kapalit. Mayaman na ako kaya hindi ko na kailangan ng kabayaran galing sa inyo. Gusto ko lang ay matulungan kayo. Dahil masyado kayong mabubuti para magdusa lang ganito. Binuksan ni Manny ang suitcase na naglalaman ng napakaraming pera. Dahil doon ay nagulat ang magkapatid dahil sa dami ng perang kanilang nakita. Sir, wala po ba talaga itong kapalit? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong ni Larry. Ano ka ba? Wala itong kapalit. Huwag kayong mag-alala. Basta ang gusto ko lang ay maging masaya kayo magkapatid at mawala lahat ang problema nyo. Yun lang, masaya na ako. Ituring nyo na lang na ginamit ako ng Panginoon para dinggin ang mga panalangin nyo. Alam kong gabing-gabi kayo nananalangin na makawala kayo sa problema nyong ito. Napaiyak na lamang si Larry sa kanyang mga narinig. Nagumapaw sa saya ang kanyang nararamdaman. Sigurado po ba talaga kayo, sir? Na wala kayong hihingin sa aming kapalit sa mga susunod na araw? Buwan o taon? Natawa naman si Manny. Oo nga! Wala nga akong hihingin kahit na anong kapalit. Sir, salamat po kung ganun. Malaking tulong po ito sa amin. Baka gusto niyo po akong bigyan ng trabaho. Kahit huwag niyo na po akong bayaran. Hindi na. Huwag na. Narinig ko kahapon na mayroon ka ng trabaho. Kunin mo na yun. At hindi naman ako nanghihingin ng kapalit. Tumingin si Manny kay Jericho. Nga pala bata. Sa narinig ko kahapon ay Jericho ang pangalan mo, tama ba? Opo, sir. Gusto mo bang ipa-check up kita sa doktor para naman makita natin kung may pag-asa ka ng makalakad? Napangiti sa tuwa si Jericho. Talaga po ba, sir? Kung ganun, maraming salamat po. Gusto ko po yun. Gusto ko po makalakad. Kung ganun, ay sumama kayo sa akin bukas at dadaling ko kayo sa ospital ng anak ko. Libre lang ang pagpapagamot nyo roon. Sagot ko na lahat. Mas lalo pang napaiyak si Larry at ang magkapatid sa nangyaring ng lahat ng ito sa kanila. Hindi na niya ito tatanggihan dahil aniya ay sino pa ba siya upang tanggihan ang lahat ng biyayang natatamasa nila ngayon. Matapos nga nun ay sinabi na ng matanda na susunduin sila nito bukas. Hindi na nakasipot pa ng trabaho si Larry dahil mas inuna niya ang kanyang kapatid. Nang makaalis ang matanda ay tinawagan ni Larry ang mga nagpapautang at binayaran niya mga ito. Nagulat pa mga ito ngunit sa huli ay umalis din sila. May natira pang 200,000 piso kina Larry. Kinabukasan, nang sinundo sila ni Manny ay pinasakay sila nito sa kotse nito. Sir, may natira po akong 200,000 piso roon sa bigay niyo pong pambayad sa utang namin. Sabi ni Larry at iaabot sana ang bagkus ng perang papel. Ngumiti naman si Manny. Napakamatapat niyo talaga na magkapatid. Lalo niyo kong binibigyan ng dahilan para mas lalo pa kayong tulungan.
Sa inyo na yung perang yan. Hindi ako bumabawi ng perang na ibigay ko na. Natuwa naman ang magkapatid. Maraming salamat po talaga, sir. Napakabuti niyo po talaga sa amin. Patuloy po sana kayong pagpalain ng Panginoon. Nang marating nga nila ang ospital ay pinatingin na nila sa doktor si Jericho. At sinabi nga ng doktor sa kanila na may pag-asa pa itong makalakad kung maooperahan ito. Hindi naman tinanggihan ang alok na matanda na operahan si Jericho, kung kaya't parehong pumayag ang magkapatid. Nang sumunod na buwan ay inoperahan na nga si Jericho. Halos 3 buwan itong nagpagaling at nag-therapy, hanggang sa nagawa ng humakbang ni Jericho. Tinuruan at tinalalayan itong mabuti ni Larry. Hindi masukat ang pagtanaw ng utang na loob ng magkapatid sa matandang si Manny, para itong isang anghel sa kanila na nagkatawang tao upang ibigay sa kanila ang mga biyaya ng Panginoon. Patuloy pa silang tinulungan ni Manny at binigyan sila ng scholarship sa eskwelahan na pag-aari ng kanyang kapatid. Nagpatuloy sa pag-aaral si Larry, at si Jericho naman ay sa unang pagkakataon ay nakapag-aral na. Nang makagraduate si Larry ng kolehiyo ay nakakuha siya ng trabaho sa kumpanyang balaksana niyang noong pasukan. Ngunit ngayon ay hindi na lang janitor ang kanyang posisyon, kung hindi mas mataas pa roon. Nagulat pa si Larry nang malamang ang kumpanya palang iyon ay pag-aari ni Manny. Ngunit ang anak na nito ang CEO ng kumpanyang iyon, na ang pangalan ay Hansel. Nang malaman ni Hansel na si Larry pala ang naikwento sa kanya ni Manny noon, ay tinanggap niya ito bilang kanyang sekretarya. Gusto kasi ni Hansel ng taong mapagkakatiwalaan. Naging malapit pa nga sina Larry at Hansel sa isa't isa, at umabot pa ang kanilang relasyon sa pagiging magkaibigan. Madalas din na binibisita ni Larry si Manny sa bahay nito. Si Jericho naman ay nasa high school na at nag-aaral lang mabuti para sa kanyang hinaharap. Ang kanyang kuya ang kanyang role model at gusto niyang gayahin ito sa lahat ng mga magagandang katangian nito. Isang araw ay nangangailangan ng tulong si Aling Beth dahil nagkasakit ang anak nito at kailangan itong isugod sa ospital. Hindi alam ng matanda kung saan kukuha ng perang mapapagamot. Mabuti na lamang at nagkusa si Larry na tulungan si Aling Beth. Ang kabutihan ni Aling Beth at Manny sa kanila noon ay hindi nila kinalimutan, habang buhay nila itong itatatak sa kanilang puso at isipan. Kung hindi dahil sa dalawang ito ay wala sila sa kinaroroonan nila ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Tunay ngang kapag pinaghalo ang katapatan, kabutihan at pagtitiis sa mga problema ay isang biyaya ang kapalit nito. Hindi hinayaan ang ating Panginoon na mauwi lang sa wala ang lahat ng kabutihan na ating ginagawa. Kaya naman mga kadagit, maraming salamat po sa palaging sumusubaybay sa ating mga kwento. I-like nyo na ito, i-subscribe at i-share upang mas marami pa pong makapanood nito. At pinigurado kong darating sa inyo ang isang napakalaking blessing. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Ito ang Dagi TV, nagpapaalam. Peace out.